guys, hello mga beshi, this is Becky and welcome back to my YouTube channel. So, ayan. So, laganap na nga guys itong kaso ng COVID na ito, no, which is may naitala ng 64 na kaso, no, na nagpositibo nga sa sakit na ito. And kanina lang, while nasa itaas ako, narinig ko kasi may dumaan na fire truck, maliit na fire truck, no, which is nagdi-disinfect kasi nga may naitalang kaso nga dito sa barangay namin, no, na may nagpositibo nga raw ng sakit na iyon. So ayan, so medyo natakot ako doon ng konti kasi nakilala ko yung may sakit and medyo malapit lang kami sa kanila, so no need to mention. So ayan, so for this topic nga guys is tatalakayin nga natin itong not viral na OFW na apat na Pinay, which is ang daming kumakalat na fake news regarding dito. And ayan guys, so lilinawin lang po natin ang mga fake news na kumakalat, no? So bago natin talakayin guys kung ano ba talaga ang totoong dahilan, no, at bakit nga sila pinaghahanap ng mga police. So, panoorin muna natin ang video nito. Sarap eh. Nangihingi po kami ng tulong sa inyo, sir. Sana po magulang nyo kami. Apat po kami, sir. Ikaw po lang po kami, sir. Lalo mo dalang panahon, sir. Ayaw po na kong makulim, sir. Nangawin na po, sir. Apital po. Kukunin na po kami dito ng bus kahit anong oras. Kaya kasi namin sa nata. Ayaw po, sir. So ayun nga guys, no, humingi nga sila ng tulong kay Idol Rafi dahil nga doon kahit anumang oras isuhuling doon sila ng pulis. So ayun nga, dahil nga doon sa post ng dalawang vlogger na yun, no, nakita ko, ay napa-comment ako doon. So bago po ako nag-comment, in-research muna ako kung ano ba talaga ang totoong dahilan. So, and may isang babaeng napareply sa comment ko, which is binisita ko agad yung account niya kasi nga na-curious ako dun sa reply niya sa akin. So nabasa ko nga sa post niya, no, para sa kalaman lang lahat. So ayan, ibabasahin ko ulit guys para maintindihan niyo kung ano pa talaga yung totoong dahilan at kung ano ay nangyari. So sabi dito is, para po sa kalaman ng lahat, yung nag-viral apat na babae humingi ng tulong, hindi po sila yung sumayaw na tala sa mall. So hindi daw po sila yung mga sumasayaw ng tala sa mall. Kami po ang naghawak sa kanila. Huwag naman sana kayong magkalat ng mga fake news. At yung sumayaw ng tala sa mall, wala namang nangyari sa kanila. Hindi naman sila hinuli ng mga pulis. Huwag nyo isampal sa apat na nag-viral yung hindi nila ginawa. Husga ko ng husga, hindi nyo alam kung anong pinagdulo. Kami po ang nakakaalam kasi kami po ang may hawak sa kaso nila. So ayan, yung mga nagkakagang fake news. Ito pinakamahirap. Kapo Pinoy din ang mahilig magkalat ng basura. Mahilig magkwento ng puro kasinungalingan. Kung gusto nyo malaman ang buong kwento, PM po kayo sa amin para malaman nyo ang buong storya. Itigil nyo na ang pagkakalat ng video na yan. Sa nagawa-gawa ng kwento sa video ito, sa nausigin ka ng konsensya mo. Hindi mo alam kung ano kahihiyan ang pamilyang binigay mo. Mapangusga mga kismos ang vlogger, wala namang maitulong sa kababayan na inaapi. Nagpasikat lang salitang karma, darating din yan sa'yo. So ayun na nga guys, no? So hindi po totoong yung binabalita ng ibang ng dalawang vlogger na nanabasa ko dun sa, na napanood ko pala dun sa video nila na ito daw po yung mga babaeng ito ay yung mga sumayaw ng tala. So wala pong katotohanan yun. So piniin ko na po si Ate Girl and tinanong ko sa kanya kung ano ito pong dahilan bakit na ito nahuli ang apat. So wala pang reply. So i-update ko kayo guys na sa next video na gagawin ko kung ano ba talaga ang dahilan at bakit na sila nahuli. So ayan, stop spreading fake news kasi hindi po nakakatulong yan. So bago po tayo magkalat ng mga ganyang informasyon, no, or magpost ng ganyang video is try to dig
more information regarding on that matter. Kasi ang hirap po magkalat kasi hindi natin alam yung totoong dahilan, tapos gawa-gawa lang tayo ng kwento. So, ayan, so sana naliwanagan kayo dun guys sa sinabi ni Ate Girl na hindi po sila yung apat na babae na nag-viral dun sa mall at sumayon ng tala. So, ayan, pretty clear na po ba? So, next update guys, yun na nga, so mag-reply man si ate, nasasabihin ko yung dahilan. So for now, hanggang dito na lang muna tayo kasi nga, ayan, medyo pagod ako ngayon kasi nga ang daming ginawa kanina, nag-disinfect ng buong bahay, no? And medyo naantok na rin ako. So, ayan, so hanggang dito na lang po tayo guys. And so, hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa next videos na i-upload ko. Syempre, don't forget to like, share, and comment. And thank you for watching guys. See you on my next vlog. This is Becky again, ang Baklang Marangal. Bye!